Hi! Welcome back to our channel! And today's video, gusto ko lang i-share ang simple tips para maiwasan ang dry hands. Kasi ngayon dito sa Hong Kong, almost winter na. Actually, pag umaga at sa gabi, malamig na siya. Nagto 21 degrees, 20 degrees na, 19 degrees pag madaling araw. So, tayong mga katulong dito, gaya ko, pag lagi tayong naguhugas, laging umahawak ng tubig, very dry yung skin natin, lalo na ang ating mga kamay. So, hindi naman tayo makapaglagay every time ng lotion kasi nga, maraming ginagawa, lalo na pagkagising mo, diretso ng trabaho, hugas, mag-prepare ka ng breakfast. So, hindi natin every time malalagyan siya ng mga lotion to keep moisturize yung ating kamay. So, ang tip ko lang is, ang the best time na maglagay tayo ng moisturizer or lotion sa ating kamay is, halimbawa, may free time tayo sa hapon. Gaya ngayon, natapos ko maligo, and then mamaya magpa-plansa. Kung may extra time kayo ng hapon, so after lunch, nakapaghugas na kayong mga plato, wala na kayong hugasin. Kung may free time kayo ng about 3 to 4 hours, is okay na yon. Kasi pag nag-apply tayo ng lotion at moisturizer or hand cream sa mga kamay natin, maabsorb na niya yung ano ilalagay natin for the 2 to 3 hours na ganun, or 3 to 4 hours kung may rest time tayo, di ba? So, i-share ko yung ginagamit ko. Very simple lang siya. Meron tayo ditong Vaseline lotion, Deep Restore. Ayan, Vaseline lotion Deep Restore siya. Nabibili to sa sa Watson ko to binili, about ano lang, 28 Hong Kong dollar. Ano siya. Meron siyang, ang Vaseline kasi maraming mga klase. Ito yung pinili ko kasi ito yung mas meron siyang moisturizer. Sabi niya Deep Restore. And then, gumagamit ako ng Vaseline din. Vaseline. Loyal ako sa Vaseline. Char. Vaseline na petroleum jelly. Napaka-useful nito sa winter. Lalo na sa winter time, very dry. Pag very, very dry ang skin mo, ito napaka effective siya. So, ang ginagawa ko lang, pinaghahalo ko lang tong dalawa. Meron din mga ano, syempre, maraming klase ng mga hand cream na nabibili sa pharmacy or sa mga beauty shop, sa beauty store. Marami siyang klase. Meron talaga yung pangkamay na nabibili. Pero pag low budget tayo, gaya ko, nagtitipid tayo, syempre gusto natin may matirang tayong mga allowance, mapadala sa pamilya natin, di ba? So, ito, pang ano lang to. Pero gusto nyo, bili kayo ng, pero tingnan nyo yung quality ng moisture na meron siya, yung moisturizer content talaga na meron siya. So, ang ginagawa ko dito, so first, maglalagay kayo kung hindi na kayo masyadong naghahawak ng tubig, hindi na kayo naghuhugas ng marami para maabsorb siya. Kasi pag maglalagay kayo ngayon, tapos mamaya maghuhugas na naman kayo, useless, di ba? So, maglagay tayo. And second, naglalagay pala ako pag bago matulog sa gabi na, pag rest time mo na, pag wala na talagang work, pagkatapos mo na mag-wash up, mag-toothbrush, pag hindi ka na talaga hahawak ng tubig, pag bedtime na, yun ang ginagawa ko. So, turuan ko kayo paano maglagay. Very simple lang siya. First, kuha kayo ng Vaseline. Itong Vaseline. Kuha lang kayo ng ano. Mga ganitong amount. Yan. Ito. Ganitong amount. Lagay nyo dito sa palm nyo. Yan. And then, lagyan nyo ng lotion. Yan. Yan, lotion saka Vaseline. Haluin nyo siya. Haluin nyo siya mabuti. Yan.
or pwede siyang gawin ganyan. Para mag-blend siya mabuti. Yan. So, nasa palad nyo na. Ngayon, apply na natin sa buong kamay natin. I-spread natin ganyan. Yan. Smooth siya. Meron ding iba ginagawa yung ano, ito lang petroleum jelly ang nilalagay. Pwede naman siya, lalo na kung very dry talaga yung kamay natin. Pero kasi, ako naman, ayoko yung solong petroleum jelly lang kasi very sticky siya, very sticky. Lalo na, halimbawa, maghahawak tayo ng phone, di ba? Magdudot-dot muna tayo bago matulog, o, di ba? Kaya, ayoko kasi very sticky siya. So, hinahaluan ko siya ng lotion para ano. Pero very effective siya. Noong first time ko dito sa Hong Kong, naranasan ko yung mag-chop, yung ano ba, nasusugat yung kamay, very dry talaga kasi wala nang magturo sa akin noon first time ko nga dito, nung first time ko na winter time, yun. So, kawawa ako noon kasi masakit siya, masakit dito, lalo na sa mga lines na to. Yan ang very prone area ng chopping. Yan. Dito siya. Dito. Naranasan ko dito. Ang laki. Kasi very dry siya. Tapos wala pa akong nabiling vaseline mo. Nabiling petroleum jelly. So, ang sakit. Mapapa-aray ka. Mapapakanta ka ng aray, aray. So, yan. Yan. Tignan nyo. Very, ano na siya. Moisturized na siya. Mararamdaman mo na hindi na siya dry. Pwede rin ilagay dito. Yan. Yan. And another tip, pwedeng ilagay din sa paa. Sa paa natin. Sa paa natin pagkatapos maligo or yun nga, pag hindi mo nababasahin yung paa mo. Yun, pagkatapos maligo and then, bago ka matulog sa gabi, lagyan mo din. Yan, very simple, diba? Very swak sa budget nyo. Hindi na kayo maghahanap ng mga mahal na mga hand cream or mahal na mga moisturizer. Ito lang, okay na. Yan, dalawa lang, diba? O, swak sa budget, saka very effective. Yan yung ginagamit ko. Kaya ngayon, ilang years ko na dito sa Hong Kong, ito pa rin yung ginagamit ko. Hindi na ako bibili ng ibang hand cream, yung separate. May na-try din ako noon, pero hindi rin masyadong effective. Hindi siya, ano, masyadong moisturize. Ayan! Yan, I have two hands. Yan, at sana matutunan kayo sa tip natin today. At kung natuwa kayo sa tip ko, please click subscribe and share. Share natin para meron naman makapanood at meron maka ano ng tip natin. Malay nyo, sundin nila o maganda din sa kanila. Thank you! And please subscribe for another video at another update. Salamat! Bye!